When buying or selling your home, call Leo Bato. He has years of experience in real estate, showing honesty and integrity in every transaction. He's a person you can definitely trust. So book your appointment with Leo Bato today by giving him a call at 818-648-4837 or by visiting him on the web at www.leobato.realtor. This episode is brought to you by ABBA eServices. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place, Mr. Aiman Borres. Hi, thank you for inviting me. Okay. Anong instrumento ang hindi mo kayang tugtugin? Sa ngayon is saxophone. Bass. Yes. Ah, teka. 1 to 10, ha? Huh? Bass. Yeah. 10 being the super galing ako dyan. Talo ko si Nathan Azarcon. 1, bobo ako dyan. Okay. Bass guitar. 7. Electric guitar. 7.5. Acoustic guitar. 9. Drums. 9. Keyboards. 10. Singing. 4. Backup singing. 5. Saxophone. 0. Talaga? Yeah. Hindi mo pa inupuan? Yeah, pero gusto ko talaga magkaroon ng saxophone para maupuan ko siya. Okay. Paano mo natutunan lahat itong mga instrumento na to? At bakit mo inisip matutunan lahat? Nung bata kasi ako, I grew up with a musical family na wala namang nag-pursue ng music career sa mga older generations namin. Except dun sa parang pinaka-forefather namin na parang yung band leader sa probinsya, ganun. Okay, big band. Yep. Okay. Lolo ng mom, ng lola ko, ganun. Parang so lolo ng lola mo? Yeah. Nasa big band? Yep. Okay. Tapos, yung sa generation ng parents ko. Marunong lang sila tumugtog? Marunong silang tumugtog. One tried to play professionally sa Japan. But he ended up being a folk dancer and he's now here in the States. Nakita na kayo? Hindi pa? Hindi pa. Okay. So, nasa States ka because of? Rivermaya. I was hired by them to play keyboards for this tour. Yung OPM Summerfest. Yes, OPM Summerfest. Together with you, Introvoice, uh-huh. True Fate, and Glock 9. Anong pakiramdam na tapos na yung isang show ng OPM Summerfest 2022 as of this taping? Did it meet your expectation? Did it exceed your expectation? Or was it below your expectation? Actually, it exceeded my expectation. So going in, gusto, interesado ako, going in, nung binabanggit sa iyo yung concept, tapos nung dumating ka na sa Amerika na nagre-rehearse ka na, all the way to run through, ano tumatakbo sa isip mo? Actually, anxious ako, to be honest. Kaya, nung mga past few days, parang hindi ako, mukha akong hindi okay. Kasi anxious ako kasi, may show ba tayo? Parang? Yeah, or parang ano, how do we pull this off? How can we execute it? Yung parang kasi naririnig mo pa lang yung concept eh. So nag-rehearse na. Ang naging ano tapos na sa himay-himay pa yung rehearsal, di ba? Yep. So naging ano sa akin, naging thought sa akin is how can we execute it properly, seamlessly, na tipo magmumukha siyang show talaga. Hindi yung parang magmumukha siyang kasi syempre nakakatakot yung nakakatakot din sa part natin na si Semplang to pag Semplang ang isa Semplang lahat, 'di ba? Yes, so parang sabi ko hindi pa kaya yan kasi ano eh parang syempre all of you is ano mga seasoned musician artist na so parang ako yung kinakabahan sa sarili ko kasi parang ngayon ko pa yung gagawin yung ganun production right. Na dito sa US. And ang nakakatuwa, you know, you've been exposed to different legitimate celebrities. You're actually playing with legitimate musicians, award-winning musicians in their own rights. Not to say hindi ka magaling, but these
have been legally recognized, yep. Diba? Tapos, ikaw, like when you play with Rivermaya, you go around and nakikisalimuha ka sa iba mga artists din. Yep. Minsan back to back, minsan okay muna, stage na gano, kayo muna. So ngayon, nung kinikwento nila sa'yo, na aya, ito yung concept, side by side, ganito yung dating, ganyan, and all that. Nag-gets mo ba kagad? Yeah, nag-gets ko. Okay. So, sabi okay. Ko, masaya yun na. So yung saya, unti-unting napalitan ng kabadong, eto na pala. Yes, kasi syempre, parang hindi mo ma-visualize paano pagdating na, parang paano mangyayari yun? Tapos lalo pa nung nalaman ko na one drum kit lang. Ang in-expect ko kasi parang two drum kits, di ba? Yes. Ay, kaya lang. Pero syempre, ako kinakabahan sa sarili ko kasi syempre, may mga kanta na tutugtugin na yung yes. Kakasabi lang, kakaplano lang. So, which is sa akin naman, kaya ko naman. Parang kampante ako sa sarili ko. Pero yung mangyayari, yung mangyayari, dun ako pang, uy, parang di kaya mag... Syempre, kakabahan ka din eh. So, syempre, pag naunahan ka ng kaba, yun na yun. Anything goes out talaga pag naunahan ka. So, eto na. Call time na. Curtain call. Sisimula na. Andiyan na yung opening na video natin. What was going through your head when the show was happening? Sabi ko, I'll give my best. Okay. Hindi ko sinabi, I'll try to give my best. I will give my best. Kalagitnaan ng show, ano na yung pakiramdam mo? Na okay na. Ano, pang kampante na ako. Kampante na ako. Ngayon. Nung natapos yung show. Ay, masaya talaga ako. Pero pagod ako, to be honest. Yung jet lag ko umatake bigla eh. So, parang wala pa siya, pwede mo nang pakawalan. Yeah. Baga ano, kampante ka na mapu-pull off nyo the rest. Kasi nag-kick off na kayo dun sa unang show eh. Lahat ng nag-play and lahat ng part ng production, alam na yung mangyayari at alam na yung mga... Yeah. Do's and don'ts, yung mga dapat iwasan sa susunod, yeah. Yung mga dapat i-improve, yung mga magandang i-retain, yung flow, kumbaga, unti-unti yung nakakabisado. Correct. Are you proud to be part of it? Super proud. Hindi ko in-imagine yung sarili kung nandito ako, to be honest. Okay. Ngayon, million-dollar question. You've been with Rivermaya for a while. What mindset should you prepare for to be a sideman in a very popular musical group? Mindset siguro is if you are playing in the front of crowd, like when you said, they're not watching me. Pero even if they're not watching you, you make it a point na presentable ka. Yes. Gumagalaw ka rin. Nung naalala ko noong 2019, nung jumajump tayo talagang... Yes. Pero they're not watching you and yet here you are giving your best. Yes. Unsung hero, yun ang tingin ko. Bakit nung bata ka ba sinabi, balang araw gusto ko maging unsung hero? Yun ba ang sinabi mo? No, sinabi ko sa sarili ko noon, balang araw magiging musikero ko. Although, syempre, alam naman natin yung buhay sa Pinas. Yeah. Musikero ka parang iba right. Yung tingin sa'yo eh. Right. Pero yung mom ko, hindi, mag-aaral ka, magtapos mo, gawin mo na lahat ang gusto mo. So, tapos ka ng college. Yep. Tapos sino nagpasok siya sa Rivermaya? Actually, Nathan. Paano mo nakilala si Nathan? Meron kaming production before, the Southern Project, mga South Peeps. Si Nathan, nagtumugtog siya sa Asia Pacific College, ng Iho, sa ganag-aaral ka. Yung band na nakita nila before, hindi ako nakasama sa, which is band ko na nun, hindi ako nakasama that show. So, natripan niya yung music kasi funk. In-invite niya na maging part nung parang production nila. So, kada may gig sila, kukunin nila yung band na front act. Ganun. So, okay. Nung first gig ko na nakasama dun sa band, kasi parang na-clear off yung schedule ko kasi nag-aaral pa ako that time. Yan, si Nathan, they played with us. Kami yung nag-front act sa kanila. Tapos sila Ira.
sila yung main acts. Ayaw ka si Vic, si Nathan, si Junji, Lerma. Yeah, so iho. Yeah, basically sila yung unang iho. So, yun, tapos si Nathan pang nakaganon sa akin. Ay, gumaganon siya. Ikaw naman, what did you make of it nung gumaganon siya? Parang nagtitrip ba ito? No, parang nag-enjoy siya. Pero ikaw alam mo nag-enjoy talaga siya. Yep, alam mo nag-enjoy. Tapos, okay. They keep inviting us. Every now and then, ganyan. And then, parang mga 2014, medyo naglayo yung ganong eksena. Okay. Parang hindi na yung ganon ka pang every Thursday, Thursday sa B-side, mga ganon. Every Saturday sa VF, nawala yung ganon na schedule. So, parang di kami nagkaroon ng contact ni Nathan that time. Di kami kikita, ganyan. For a while. For a while. Yeah. Yes, and pero ako, nagtumutugtog pa din ako. That time, college ako, tumutugtog ako sa GMA7 as a house musician. Anong show? Basta Everybody Happy. Okay. Or Basta Everyday Happy, sorry. Okay. Kay Chef Boy Rogo, kay Alessandra De Rossi. And kami yung, ako yung house band dun. Technically, hinara ko ng isang banda na kailangan na ng keyboard player. So kami yung banda. So ikaw yun? Yep. Alright, tapos? Parang nung natapos ako doon, pag-graduate ko, noong 2015, pumasok naman ako ng corporate world. So hindi ko na iniisip na... So binitawan mo rin? Yep, pero hindi ko siya binitawan technically na wala na. Kumbaga, for hobby na lang. Okay. Tugtog-tugtog, ganyan. Tugtog kung saan may mag-invite, saan may tumawag. May... And then... Fast forward to 2016, may nag-message sa akin. Si Nathan. Which is si Nathan, friend ko since 2012. Never nag-reply yan sa mga message ko na happy birthday bro, ganyan. Never nag-reply yan. Pagkakita bro, pwede ka mag-keyboards. So, October 29. Ano pumasok sa isip mo? Inisip ko, baka sa side project niya. Kasi alam ko si Nathan, madami siyang mga side projects. May yeah. Siyang magbuo ng mga staff with other people. And that time kasi wala siyang stable na band. So baka bubuo siya, gano'n. Yeah. So biglang sinabi niya sa dulo, Rivermaya. Sagot ko, oo ba? Siyempre parang yung oo ba ko na yon oo na decidido ko, pero ang concern ko, may day job ako. Yan yun. So, sabi ko, bahaya na to. Kasi, bihira yung opportunity. Yes, who can say no to that kind yeah. of opportunity? Especially Nathan. Sarkon, yeah. Asking you. Yes. Uy, parang iba yun eh. Did you quit your day job? I quit it after 2 years. Grabe, ano, galing, no? I quit it because sobrang nagiging hectic na yung banda. Tapos, kailangan kong mamili kasi, syempre, day job ka naman dito Friday, Saturday, Sunday, tour ka. So, 6 years ka lang nasa Rivermaya? Yep. Turned going 6 years. This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. This October. Ano yung setup mo sa Rivermaya? When it was presented to you, did they say, tawag dito, session musician ka? Actually, yeah. Pero, syempre pag sinabi mo session musician, parang kailangan ka lang nag-up or 1 gig, yeah. 2 gigs. Yeah. So ano nangyari? So tuloy-tuloy na? Yes, tuloy-tuloy na parang wala nang nihani na, uy, ano, di ka namin kailangan ganyan, wala nang ganun na, uy, parang tatawagin na nila ako, uy, igandang gig. Sige, okay. Okay, so ngayon, are you allowed to play with other people? Technically, yes. Pero nagreserve ko din yung sarili ko na sinasabi ko na, pwede ako as long as walang gig yung maya. Correct, okay. Yep, sinasabi ko na, I can go with you guys, pero priority ko yung Rivermaya. Kasi syempre, bread and butter yes. mo ngayon yan eh. When you joined Rivermaya, in-expect mo ba or na-hope mo ba na isasali ka nila? There was a time, syempre, parang inisip mo na, ano, parang baka tinatest ka nila, ganyan. Pero naisip ko din na, ano, baka, syempre, knowing the band's history na, baka natroma na din sila na, syempre, yes. Kukuha sila ng talent, kukuha sila ng member. Tapos, at the end of the day, iiwanan. Yeah, magsasuffer yung banda. So, sabi ko na, hindi, ano yan, parang okay na akong ganito na ano. Siyempre, ang goal ko naman is,
mag-gain ng experience, makatulong sa kanila. Up to when? Actually, parang nag-iisip din ako na up to when. Parang gano'n. Siyempre, tumatanda ka din, nagkakaroon ka ng career path eh. So, iniisip ko na, yeah, kung anong maging flow nung banda, kung ano yung maging status nila, kung ano yung, I'll go with them. Pero siyempre, maghahanap din ako ng, ano ko, ng pang legacy, parang gano'n. Yes, kumbaga parang magagawa din ako ng sarili kong... Sa casino, yung single ng Rivermaya as of this taping, were you part of it? No. Sila lang gumawa ng casino? Yes. Tapos yung narinig mo? Sinan sa akin ni Mark. Sabi ko, oh, uulangin mo to. Yeah. Inaral ko na siya. Now, the... Di ba nagpa-press con sila, tapos ikaw... hindi ka sumasama sa press con. Hindi naman kawalan yun eh. Actually, it's very noble. Yeah. Right? Yung mga bagets ngayon na napapapunta sa ganung klaseng lugar, anong ma-advise mo sa kanila with regard to not getting equal equity sa isang banda? What can you advise them? As long as gusto nyo yung ginagawa nyo, hindi nyo maiisip yun eh. As long as meron kang passion na gusto mong, yung gusto mong tumugto, gusto mong maging experience, hindi mo naisipin kasi bonus yun eh. Bonus na yun actually, parang for me, it's part of responsibility. Wala bang pumirate sa'yo? Madami. Ano sinasabi mo sa kanila? Sabi ko, pag-iisipan ko, pero sinasabi ko sana pa, priority ko is muna as of now is Rivermaya. So, Aiman, if someone offered you an equal equity, and ito, I'm just playing devil's advocate and not to stir what the pot, but may mag-offer siya ng equal equity, gawa tayo ng banda, would you leave Maya? It depends, actually. Kung hindi ko na kaya, I have to choose both. And kailangan kung makikita ko na yung binubuo namin sa sariling band is working, may potential. I might, pero I'll live in a proper way na. Baga parang pwede naman akong mawala eh, kasi session player lang ako eh. Kung pwede ako, pwede ako. Yep. Kung hindi, hindi din ako pwede. Ganon. Yun na yung parang ganon yung inisip ko na magiging setup. Kumusta yung relationship mo with Mike Elgar, with Mark Esqueta, and with Nathan Azarcon? Sobrang solid. As in, parang kuya ko sila talaga na advice sa career, sa personal matters. Parang ano, hindi mo nakaya na, uy, mga rockers itong mga to. Grabe, punta sa bahay nila, ganyan. Kain kami. Tapos yung mga problema ko. Kasi nagkaroon ako ng problem before. Tapos sila, uy, ano ka dito? So nararamdaman mo yung generosity ng puso nila. Jay, yung towel. Nararamdaman mo yung generosity nila. Yung ang paano ba? Sige, punasan muna natin yan. Okay ka pa? Yep. Sabi sa'yo, ilalabas yan. Okay ka na? Yep. Okay. Yung gratefulness sa puso mo, naramdaman ko yan eh. Sa una pa lang kita nakilala nung 2019. Okay? Sobrang na-appreciate ko yun. It's still there. You're still the same Aiman that I met. If you don't mind, yung pinagdaanan mo, na sabi mo may pinagdaanan ka in the past, how hard was it? Hard. As in, lago ng pandemic eh. Yeah. As in, pandemic, nagkaroon talaga ako ng sobrang daming problema. Depression, financial also. Sino nilapitan mo? Actually, wala ako nilapitan. Wala ka na sinabihan? As in, wala. Kumbaga, before pandemic kasi parang yung mom ko nagkakasakit. How is she now? Okay. That's good. Pero syempre, worried ako. Wala ako dun eh. Of course. So parang nung nalaman niya na yung mom niya, Aiman, ganyan. Nag-ano ka agad sila, mag-isipin niya kami bahaya sa'yo. Ganun, tapos... Sabi ng pandemic, walang trabaho lahat eh. Lahat ng artist, walang trabaho. Agulat na lang, uy, may papadala kami, ganyan.
Tapos yung mga birthday ko, si Mike nagpapalaga ng pagkain. Yung mga ganun na, uy, hindi mo hinihingi, pero binibigyan. Yun. Parang, uy, parang solid itong mga ito. Siyempre, hindi mo expect yun sa mga, sa other artist na. Kasi like sa Amerika, pwede naman sila kumuha ng keyboardista rito eh. Yep. Yun yung iniisip ko eh, nung unang tour. Balikan natin yun. Oh, yung unang, yung 2019 na tour. Nung alam mo nang solid, okay, pupunta ang Rivermaya sa Amerika. Sinabi mo ba, huy, sama ba, sama ako? Or you just kept your mouth shut? Hindi ako nagsabi na, huy, sama ako, ganyan. Hindi ako mag, ano, parang, na-expect ko nga, hindi ako isasama. Kasi syempre, mga gastos yun. Yeah. Magastos sa part ng producers, magastos sa part ng first, banda. Was it your first trip to the US? Yung, okay. Yes. So tapos, ano nangyari? Tapos narinig ko na din yung mga conversations sa pag nagtatanong na kasama ba si Aiman, ganyan. So parang hindi ko na din naano. So hindi ko naman expect na, uy, parang sama ako dyan, gano'n. Mm-hmm. Tapos, nagulat na lang ako, nagsasend siya ng DS-160. Tapos tinatanong na yung passport ko kung valid pa. Sabi ko, yeah, di ba galing tayo ng Kuwait noong December? Valid pa yun. Tanong hanggang kailan? Sabi ko, 2028. Ikwento mo sa akin, dahil photo finish yung pagdating mo sa Amerika from the airport to the stage. Tama? Yep. Pero i-rewind pa natin from your house to the embassy, yep, to the airport to the stage. Yes. Did you ever think na hindi ka makakalipad? Pumasok sa akin yun. Pero syempre, malakas yung will mo na hindi pwede. Kaya mo. Siyempre, pag gusto mo, gagawan mo ng paraan yan. Pag ayaw mo, pakayaan mo lang. Maghanap ka lang ng dahilan. So, ginawa ko nun. Check ako nun, check. As in, parang... Naalam mo malapit na yung date ng lipad nyo, yep, di ba? Yep, September 5, yung... Uh-huh. Kung may buntot lang ako, yung buntot ko gumaganon na talaga. As in, shit, parang sinasabi ko na ano. Hindi ako makakasama ng ano yan. Hindi pwede yung... Ano, siyempre, kasi parang... Kahit hindi ko kasalanan, yes, mabigat sa loob ko. Siyempre, parang okay lang kaya sila doon. Parang gano'n. Siyempre, hindi yun yung parang iniisip mo na, ah, okay lang na ano, wala ako. Oh, wala ka. Hindi naman gano'n eh. Correct. Parang siyempre, iisipin mo din na yung magiging turnout nila eh. So, pumunta ako ng Togo sa Mall of Asia kasi doon dinadala yung... Oh, yung passport. Yes, yung passport pagtapos na. So, time out. Pumunta ka ng Togo the day before nalilipad ka papuntang Amerika, yep, correct? So, wala lang. Nagpunta ka lang dun. Punta ako, that was 7:30 p.m. Tapos, ano sinabi mo sa tao ron? Nangyari kasi, pumunta ako dun after ko sunduin yung girlfriend ko sa Makati. Okay. Sabi ko, ano, punta tayo mo, wow. Check ko yung passport. Check ko, kakababa lang. Nung box. Sabi ko kasi, pag nandito na yung passport, makakabog ako. Pag hindi, next ano na lang. Next show. Next show or, magkadikit yun, di ba? Yeah. Parang 6 and 7. Yes. So, kung hindi ako mabot sa dalawang show, isang show na lang yung maabutan ko. Parang iniisip, tinatanong ako ng girlfriend ko, tutugay ka po pag ano, kung one show lang. Sabi ko, oo, tutugay ako. Pero, syempre, parang sa isip ko, sayang naman yung punta mo kung hindi mo makukuha lahat eh. So pagdating ko doon, nandun yung passport namin dagawa ni Kuya Raymond. Uh-huh. As in, nandun. So kinuha mo pareho kahit si Raymond na makakuha? Oh. Nakiusap ako. And that time, naging linyan sila kasi ka-video call ko si Kuya Raymond. Sabi ko, ito po yung mayari ng passport. Sabi, magpadala ka ng, ano, ng letter. Bandang huli, hindi na, binigyan niya sa'yo, buksan mo na lang. Ayun, nung kahit tumawag na sila sa inyo na nagsabi na kaya nga namin nung tugog pa kayo. So that was 9:30 in the evening nung nag-release. Yeah. So 6 in the morning sa amin yun. Yep. Yes. Tapos nabigyan, nag-book na kayo ng flight which is 3 p.m. yung 3:30 yata yung alis nun. Nang hapon? Nang gab. Umadaling araw. Umadaling araw. Okay. So nakuha mo ng 7:30, nagpunta ka ng Togo. Nakauwi kasi yung mga 9:30? No, nakauwi ako nun 12. Tapos 3:30, biyahe na kayo? Yep, 3:30 airport na kami. Parang yung flight ata nun 6:20.
And it was a long flight. Yes, connecting flight to Beijing. Okay, so finally, nasa America ka na. Kinukurot mo ba yung sarili mo na, oh my God, nandito na ako? Yes, parang sabi ko. Pag yung nag-landing pa yung plane, sabi ko parang, ano saan to, Davao? Parang ganun ba yung anisip ko? Ano, Davao? Or, yeah. Eh, nakatulog ako eh. Sabi, ay, America na to. Uy, uy, uy. Pagdating doon, syempre may kabaka pa din kasi pagdating correct. Ko ng immigration, may chance pa din ka, na yeah. Madinay ka pag hindi. Anong tinanong nila sa'yo? Ang tanong sa akin, nakakatawa. Hindi ako tinanong kung anong gagawin ko una. Hindi yun yung unang tinanong. Oh, Filipino. Tanong sa akin, what do you think about Rodrigo Duterte? Ha? Ako, what? Pag ganun ako, uy, what? And then, nagsabi ako na no comment with that. Smiley face. Yes, kasi I was pertaining na kumbaga wala akong pinapanigan. Yes, pinapanigan. Yes. Tama naman. And then yun, tapos tinanong niya ako. Sa kanya ako tinanong pala kung anong gagawin ko dito. Sabi ko magpe-perform ako. Sinak yung visa. Akala niya B1. Tourist, nakaya tourist. Yes, nakaya niya B1. Namalik mata siya, P1 pala. So, tinanong niya ako kung ilang shows. Gusto niya daw manood. Kasi yung mga Pinoy daw dun sa area nila, pag may mga shows daw, di daw nagpapapasok ng any other nationality except Pinoy lang. Tinanong ko kung saan ba siya galing talaga. Sabi niya sa Arizona. Oh, okay. Sabi ko, you can watch our show. Tinanong niya kung kailan. Sabi ko, today, as in today. What tonight, time? Like... Hindi ko sinabi ito na, sinabi ko sa kanya today. Kasi parang, syempre, ano siya eh, parang magugat siya na, minadali niya na, kaga niya kasi parang madami pa kami tayo mag-usap. Sabi ko, today, as in right now, ginanong ko siya. Sabi ko, there's a car waiting for me outside. Si Raymond, nakalabas na ako magkasama. Nakalabas na siya noon. Okay. So tapos na yung Los Angeles show. What was your reaction and your feeling? Doon ko kinagot yung sarili ko. And doon mo na-realize na, oh my God, this is real. Yes, and natapos yung first show. Na maayos. Na maayos. Hindi ako nakaramdam ng kahit ano. Even though na, as in, parang, kung titignan mo, wala akong pahinga, pero feeling ko, yung adrenaline ko, pump na pump, yung tipong, uy, parang, is this real? Ganun na yung, ano mo, tapos Fonda Theater, parang sinasabi, hindi ko in-expect na mapupuno. Punong-puno tayo. Punong-puno. Yeah. Kasi nakita ko na kayo, ganyan. Makain tayo nun, di ba? Yeah, Buffalo Wild Wings. Unang dating ko, sabi ko, laki ng manok dito, yung wings. Yung wings, akala mo drumstick na sa Pilipinas, di ba? Mas before that pala, nung nag-drive, before, from the airport, sinundo kami ni Jill, kami ni Kaya Raymond. Alam ko saan kayo kumain. Drive to kami. Teh, hula ako. Carl's Jr. Yeah. Tama? Yes. Sabi niya, anong gusto mong order? Sabi ko, small lang na fry, small na meal. Burger. Burger with small fries, small drinks. So, pagdating sa akin, sabi ko, small lang yung order ko. So, lucky. Small yan. Ha? Small to. Eh, nakita mo naman si Ate Jill, di ba? Kung gano'ng ka-sexy. Yep. Sabi niya, ito yung large. Pag gano'n yun, large. Hawak niya dalawang kamay, yo. So, short-lived yung trip ng ano ng Rivermaya. Yep. Session artist ka. There's always a possibility na hindi ka kasama. Yep. So pagkatapos ng tour ng 2019, nakakatuwa kasi nag-after party tayo dito sa Paco's Place. Actually, yep. Guys, si Aiman ang isa sa mga naka-witness ng Paco's Place nung drums pa lang. Yes. May picture ako noon na nagda-drums ka pa rin si Mark nagkakahon. That was the first time. Yes. When you were leaving the States, sinabi mo, kasi alam ko, nagsabi ako sa'yo na babalik ka eh. Mm-hmm. Pinaniwalaan mo yun? Yeah. Nung sinabi ko yun? Yeah. Nung nagka-pandemic? Nung sinabi ko, parang pandemic, syempre, parang lahat ng tao nun, especially in the music industry. Question mark, di ba? Parang hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero sinabi ko, babalik kami dyan. Parang ganun. Naniwala akong babalik kami dyan kasi may concept na nun eh. Di ba? May plano na side nun. By side. Yep. Uh-huh. Meron na mga, may proposals na kung alam mga shows, na pagmimitingan na.
yun nga, syempre, yung pandemic, hindi natin alam kung hanggang kailan. So, fast forward to 2021. Ay. Sabi ko, ah. Kasi nangyari sa akin noong pandemic, syempre, wala kaming gig. Nag-work from home ako. Call center? Yep. Okay. Una kong ano, mga US accounts. Doing what? Phone calls. Okay. Sa bahay. Employed ako sa isang call center company. So, ay kita ko US, di ba? Syempre, US account. Instacart. Yeah, oh, alam ko yan. Yeah. Meron ako yan. Yeah, nakita ko yung name ninyo doon. Talaga? Yes. Sabi ko, baka nakakamiss magpunta ng America talaga. Kaya, ay, tama eh. Alam mo yung concept na yun. So, yung mga kaibigan mo, nakikita yun. Oo, nakikita ko. Uy, may siga pa ako to. Si Jill. Kita ko si Jill, yes. Si Jaja meron din actually. Sino pa ba meron? Marami. Madami dito. Tapos sabi ko, ah, parang nakaka-excite bumalik. Parang syempre, nag-reminis ka na, uy, yeah. Ano mo. Tapos sumunod nun, nagkaroon ako ng account sa CVS. Syempre, naisip mo, puro US itong ano. It's a sign. Yeah, it's a sign. Sabi and then you got engaged. Yep. And then... During the pandemic. Yes. Bakit feeling mo end of the world na? Yes. So, nung natapos ang pandemic, kayo pa rin, syempre, di ba? Yes. Then yun, sabi ko, tinatanong niya ako, pag babumalik na ba yung music, mag-resign ka na sa work. Nakita niya na parang, syempre, to be honest, stable talaga yung ganun job. Kumikita ka... It's a work from home eh. Yes, kumikita ka ng quincenas katapusan, yeah. Work from home. Yung tipong babangon ka lang, uupo ka. Pinakawalan mo? Yeah, I have to decide. Okay, nung pinakawalan mo, nag-isip ka o pinakawalan mo saka ka nag-isip? Nag-isip ako. Recently lang, this April. Nung pinakawalan mo, did it make you happier or? Kinakabahan, to be honest. Kasi parang ako sumugal eh. Sumugal ako... na hindi ko alam kung ano yung magiging turnout. Ikwento mo nga yung word na sugal because nung sinali ka ni Nathan sa Rivermaya, sumugal ka rin eh. Yep. Kung isasali ka o hindi. Have you lost hope na isasali ka o hindi? Hindi ko na inisip. Parang sa akin, kung ano man yung mangyari, nag-gain ako ng experience. Kaibigan. And most important, yung tiwala nung mga taong naging part ng journey ko. Correct. Kayo, kumbaga parang, syempre hindi mo matutunan sa kasi yun eh. After 2019, tayong dalawa, we communicated kahit, yep. Di ba? Magkwentuhan tayo. Yep. Tatawagan, ano. Ganun. So okay. Yun, ayun yung mga pinangawa ko na ano. Kasi, hindi ka naman laging tayo eh. Di ba? Laging kang may konsuelo. Yes. Hindi mo man makuha yung, sabi nga, naglaki. Yan. Pag mag-asinta ka, sinta yung between. Para pag hindi mo nabot yung between, bagsak sa buwan. Not bad, di ba? Mm-hmm. Ganun yung naging mindset ko. Parang binigyan niya lang ako ng parang mapaghahambingan. Pag ganun yung inisip ko. Hindi ko na inisip kasi bonus talaga eh. So nung ano, okay. So, nagkaroon ng election, nagkaroon ng opportunity to play gigs. Naisip mo ba na this is time, it's time to play gigs, I'm ready, or nako, mukhang talo muna tayo dito, kailangan mag-maskara, which was which? No, ready to play gigs, pero syempre yung uncertainty pa din, financially, of course, kasi pag hindi ka nakapag-gig, wala ang kita. Yes. Because syempre yung gigs, naka-base yan sa kung ano yung magiging flow nung pandemic eh. Yep. Kung ano yung magiging alert level sa Pinas, di ba? So, ang hirap din. Pero by that time kasi election period eh. Todo kami nun eh. As in. So talagang blessing yan. Blessing, todo. Ang baga pakang hato. Kahit sabihin mo na voluntary. Yeah. Voluntary work yun. Yung adrenaline mo na ibalik yung... Hindi, tsaka ano eh, at tsaka yung skills mo, yes. Talagang playing with the band again, di ba? Yes, kumbaga naging opportunity yun na magkamaan ulit, magkabitan. Yes. Kasi syempre kahit isang rehearsal, di naman maibabalik yung almost 2 years na wala kayong gig eh. Okay. Na-mention kanina yan ni Vic na importante yung live performance, live playing dahil nga sa kabitan, di ba? Yeah. In life, marami tayong nakakasalimuhan na tao, marami tayong nakakakilala na tao,
Paano? And then kayo ng fiance mo, you've known each other since what, sixth grade? No, college. College, okay. Too young, okay. So college. Paano pag sinabi ng fiance mo, let's move to the States? Yeah, actually. Sinabi na niya yun? Yeah, actually parang nung election turnout, nag-uusap na kami ng ganun. O ano mong plano mo? Parang syempre parang iniisip niya na din yung future namin. Yes. Sabi ko, tingnan natin kung ano yung, hindi kasi yan yung parang pag naisipan mo, go agad eh. Diretso. Meron pinagpaplanuhan yan. Sabi, yeah, oo nga, alam ko na pinagpaplanuhan. Pero tinatanong niya, kung saan? Syempre ako tinatanong niya kasi ako yung... Dito, dapat dito. Ako yung nakakalabas eh. Sabi ko, kung ako tatanungin mo, Amerika. Pero syempre, bago ako makapunta dun, madaming suntok sa buwan yan. Yeah. Madaming suntok sa buwan. Sabi ko, if ever man, okay pa naman tayo eh. Ganun pa yung sabi ko, okay pa naman tayo, technically, okay tayo. Kumbaga, nag-iisip yan tayo. Ng contingency, di ba? Yes. Sabi, nag-ano kami ng Dubai, nag-isip kami ng Dubai, New Zealand, Australia, sabi. Pero sabi ko sa akin, pero dapat ending natin. America. So paano kung halimbawa, hypothetical lang, nagkaroon ng opportunity to go to the States, would you say goodbye to Rivermaya? If it's for greener pasture, yeah. Para pag sinabi ni Mark, gawin kita member. I'll think twice. Yeah, mag-iisip ako, syempre, pa, ano yan eh, kumbaga parang binigyan ka ng choice. Kasi kaya ang nga pupunta dito kasi wala ka ng choice eh. Yes. Binigyan ka ng choice, syempre mag-iisip ka. Itong trip na to sa States, how is it different from the first trip to the States? Ito kasi mas may mga kailangan kang sundin na restrictions kasi because nag-iingat tayo. Yes, dahil post-pandemic. Yes, diba? Post-pandemic. Nag-iingat tayo kasi COVID is still there. Mm. So, kailangan mo mag-obey ng mga guidelines na kunwari. So, kailangan mask up. Yes, mask up. Or kung hindi ka pwedeng lumabas mag-isa, ganun. Dapat kung bubble kayo. So, yun yung siguro kung ano ko, parang pinagkaiba kasi... So, walang guitar center ngayon? Yeah, parang ganun. Balita ako bukas, pupunta silang guitar center. Yun, sana sama ako. Sana magising ako. Yung ganun. Diba ngayon, iba yung ngayon eh. Kasi lahat kami praning. Alam mo yung praning in terms of, although lahat, halos lahat kami nagka-COVID. Ako nagka-COVID na ako. Ano pakiramdam na nagka-COVID ka? Sa ulo, parang 2 days. Yun lang, tapos wala na. Tapos wala na. Okay. So yun yung ano ko, parang iniisip ko na, yun yung pagkakaiba ngayon. Saka madami. Like? Series of tours yun eh. Noon, 3 lang eh. Tapos ang haba nung pahinga. So alam mong mawawala ka ng ano, di ba? Na 42 days. Yep. Ano, paano yung pinag-usapan to ng fiancé mo? Nakaka-homesick actually. Nararamdaman mo na? Pares kami ni Mike nung pagsakay pa lang ng van, nakamdam mo na. Sabi nga nila, wala ka pa naman pamilya. Pero kahit na. Pero kahit na kasi syempre, 42 days yun. Iba yung mawawala ka ng 4 days. 1 week, 2 weeks. Iba yun sa more than a month. So ito, nakakatikim kami ng biyahe tour talaga ngayon. Yes. Ito yung the real deal. Eh. Yung east to west to east. Right. To west. Oh, sorry. Tapos, yung tour, hindi siya yung parang kayo lang eh. Diba? Yes. Iba yun eh. Madami tayo eh. So parang iniisip mo na isa kayong bus. Balay, at saka isang malaking combo. Yep. Yung pala gusto ko tanungin. Naramdaman mo ba na may apat na banda or naramdaman mo na isang malaking combo? Isang malaking combo. Diba? This episode is brought to you by ABBA E-Services. Nung una, syempre iniisip mo apat na banda kasi yun yung nakikita mo eh. Yeah. Sa poster yun nakikita mo. Pero nung mag-aasama na lahat, uy, parang isang malaking combo to kasi... Actually, yung poster na binabanggit mo, yun yung kaya ganun yung arrangement nun. Kasi yun ang talagang magiging concept, yung tipong talaga magdidikita na ganyan eh. Ano nga mga advice mo sa mga sideman like you na tumutugtog? And the reason why I'm asking for your advice is may mga sidemen who think na hindi sila dinadaanan ng camera, hindi nakatingin ng tao sa kanila, pero ang hindi nila napapansin, background ka, dinadaanan ka ng camera, but you're very mindful of that eh. Yep. Ikaw, you know how to perform.
kahit feeling mo hindi ka bida, people know who you are. Pero you are, hindi ka, bahala kayo sa buhay nyo, hindi mo lang ako Rivermaya. You're giving it your all. What do you advise side men? Ma-advise ko as advice din ng mga side men, known side men dito. Yeah. Sa stage and sa buong mundo, give your best shot. Treat every gig like your last gig. Oo, kasi pwede mangyari nga yun, eh, di ba? Yes. And you're being hired for your skill. Might as well give all what you got. And then, lagi kong sinasabi din na hindi ka mababago kung magaling ka eh. Lagi yan, may makakapansin sa'yo. Wala akong nakitang magaling na hindi na-discover. Ano naman ang message mo kay Mark, kay Mike, at saka kay Nathan? I'm super thankful ako sa opportunity. Kumbaga, hindi ko hiningi yun eh. Kusang dumating, and thank you for believing in me. Kahit na parang babe, pang layo ng agwat natin, parang baby nyo ako. But thank you so much for giving me an opportunity. Sobrang laki ng utang na loob ko. Huwag ka nang mayakam. Di salam na nila. Ladies and gentlemen, Aiman Borres. Totoo nga. Di ba? Grabe. Thank you. Don't forget to like, subscribe, tsaka follow nyo si Aiman sa Facebook. Nakakatuwa yung mga live sessions niya.